Good morning guys. Andito na naman tayo. Tutuloy natin yung trabaho natin na double deck. Hinanda ko na yung mga gamit natin. Ayan yung cup-top. Saka nakabili na rin ako ng mga tubular. Sampo yung binili ko kasi kulang yung ano natin. Ayan, kukunin natin. Ito yung mga binili natin. Nasa taas tayo ng bahay. Mga galvanized. Sampo yan, nandun sa baba yung ano, yung iba. Ito muna yung puputulin natin. Yan yung gagamitin natin na materials, tubular na galvanized, one by one. Ayan guys, hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ko assemblein. Papakita ko na lang kung paano yung ano, yung paggawa. At ipapaliwanag ko na rin yung mga gustong gumawa ng ganyan. Para sa mga masisikip na bahay, maganda yung ganyan na may double deck kayo na kasiyang-kasya sa inyong ano, kwarto. Ayan guys, umpisan ko na. Ang ginamit ko palang kuryente yung 110 mga idol. Ayan, meron pa akong transformer para mas makatipid tayo ng kuryente. 110 ang gagamitin natin. Saka safety ka, hindi ganong malakas. Hindi ganyan 220, malakas. Kaya ito yung gagamitin natin. Ayan. Yan po yung ano, yung kalalabasan ng 110 ng gamit. Medyo mahina pero ayos lang. Safety ka naman, saka tipid sa kuryente. Ito yung natapos natin mga idol. Naputol ko na yung mga pipe. Ito yung pinakahigaan niya sa baba. Pang dalawang tao to. Ayan. Ilagyan ko ng brace para hindi magbago yung ano niya, diagonal niya, para hindi pilipit. Ito yung ginamit ko, one by one. Depende sa inyo kung ano yung gagamitin nyo, mas manipis. Pero sa akin ito, tama na to. Kasi pansarili lang naman. Bali, gagawa pa ako ng isang ganito na pangtaas. Pero sa bukas na lang siguro, tigil muna. Pahinga muna tayo. Yan. Dadagdagan ko pa ng mga welding yan. Tak pa lang tan. Titibayin pa natin yan. Ayan, liligpit na natin yung mga gamit. Ayan guys, yung natapos natin, yung higaan sa ilalim, yung pang dalawang tao. Bali yung isa sa pinakataas, ano, bukas na siguro, tigil muna. Ito yung natapos natin, ito yung mga ginamit kong ano, mga tubular one by one. Yan, saka yung pinaka ano niya, yan sa side frame, ano, yung 2x2. Yan po yung mga ginamit natin na pang-cutting. Yan, Lotus. Yan, bali 110 lang yung kuryente na ginamit natin kasi may transformer ako. Yan yung gamit natin. Siguro itutuloy ko na naman bukas hanggang matapos yan, unti-unti yan, kasi hindi naman ito yung ano natin, yung gagawin natin maghapon. Marami pa tayong ginagawang iba. Ayan yung ano, pinakapaan niya. Good morning guys, nandito na naman tayo para ituloy yung project natin na kama. Ayan, double deck. Ito na yung natapos ko. Ang gagawin naman natin ngayon ay yung pangtaas. Tapos may konting dagdag na mga welding yan. Hindi pa talaga totally na full welded yan. Tak lang muna yan. Ayan, kaya gawin natin para matapos natin agad. Salamat sa inyong mga panunod mga idol. Abang-abangan nyo pag matapos tong mga project natin. Papakita ko sa inyo. Yan yung ginawa ko. Dahil maganda yung sukat yung una, yan itinapat ko na lang yan. Wala nang sukat-sukat yan kasi nasukat ko na ng tama yung una. Kaya pinatong ko na lang, tapos kinuha ko yung diagonal. Number one yan, yung diagonal, para hindi pilipit pag kinabit nyo yan. Hindi po paling. Yan.
Dahil ano yan, patungan lang ng foam yan. Ayan, pinaano ko na. Pinatong ko na lang. Ginaya ko na lang din yung una. Ayan, titingnan nyo mga idol. Ayan. Ayan, ginaya ko na lang yan. Tapos lalagyan natin yan. Devolt ang gagawin natin para kahit masikip yung ano yung kwarto na ano natin, may papasok natin kasi di ba class. Doon natin assemblein. Bali assemblein ko dito, pipinturahan ko na dito sa taas. Tapos pag natuyo na yung pintura, ilalagay na natin sa kwarto mga idol. Ayan. Hindi ko na ipapakita kung paano ko wewelding yan kasi marami nang marunong diyan. Bali papakita ko lang kung paano ko gagawin yung double deck. Ayan idol, abang-abangan niyo pag natapos. Good morning guys, magandang umaga na naman po sa ating lahat. Ayan, napakaganda yung sikat ng araw ngayon. Paano pala, pasikat pa lang. Inagahan ko na yung paggawa ng deck, yung double deck, para maaga matapos. Kasi patigil-tigil yung gawa natin, gawa ng marami pa tayong ibang ginagawa. Hindi lang ito, kasi sinisingit lang natin to. Kaya abang-abang yung pag natapos to mga idol. Ayan yung mga gamit natin. Ayan, gumagamit ako ng transformer para tipid sa kuryente. Ayan. Kape muna tayo bago natin umpisahan yung ginagawa natin na double deck na higaan. Kape muna. Ang ganda ng sinag ng araw mga idol. Maganda dito yung pwesto natin sa taas ng bahay. Walang sagabal. Kahit ikalat natin yung mga ginagawa natin. Ayan, binubutasan ko muna yung pagkakabitan ng ito, yung bolt. Lalagay natin yan sa ayan. Bali, update ko kayo mga idol pag natapos natin to. Saka ko ipapaliwanag kung paano ko ginawa. Ayan mga idol, dito muna mga idol. Nilagay na natin yung mga flat bar. Dito magdudugtong yung higaan. Bali dito i-welding natin yung higaan na nandun. Ayan. Kaya nilagay ko muna to para magka-set up na binutasan ko to. Nilagay ko muna ng bolt sa kanat para hindi gumalaw. Tapos ikakabit na natin. Ayan lahat po yan. Dito magdudugtong yan. Ayan. Ayan, ikakabit na natin. Ito na yung ginawa nating double deck. Inassemble na natin dito dahil mag-isa lang ako. Ganito yung pinag-assemble ko, di ba class yan. Pinahiga ko saan sa sahig. Ayan, tapos ipapatayo natin, ayusin natin. Tignan natin kung ano yung kulang pa sa welding. Tapos dadagdagan natin para matibay. Ayan, devolt po lahat ng ano yan, ng gawa natin. Di ba class yan. Yan, i-assemble muna natin na nakahiga yan. Tapos papatayuin natin. Titingnan natin kung ano pa yung kulang. Marami pang kulang dito kasi ayusin pa natin yung mga hinang. Papakinisin pa natin tapos pinturahan para mas matibay. Wala nang ganong design to. Ilalagyan natin to. Wala nang ganong design. Basta maging double deck lang. Hindi ko na lalagyan ng mga ibang design kasi pansarili lang to. Hindi na makikita yan pag nasa loob ng kwarto. Tapos ito na lalagyan natin ng gulong para pag lilinisan sa ilalim, madali lang itong galawin, ilipat. Ayan mga idol. Ang gamit ko nito mga 1x1 saka yung 2x2 na pinakapaan niya. Ayan, dito ako naggawa sa taas ng bahay. Ayan, papakita ko na lang sa inyo pag matapos na ito mga idol. Ayan, pinatayo ko na. Kayang-kaya ko pala. Ayan, pinatayo ko na mag-isa. Madali lang pala to. Magaan lang pala. Ito. Ito kung pangbenta to, kayang-kaya natin pagandahin to ng mas maganda ba? Dahil pansarili lang to, tama lang tong simpleng design lang. Hindi na kailangan yung maraming design yan kasi hindi na makikita yan pag nasa kwarto yan. Matatabunan na ng mga foam at saka mga gamit yan. Ayan guys. Ilagyan natin ng brace para matibay. Ayan. Matibay pala kahit pala tatalon-talon ka dito.
Ayan, guys. Ayos. Konting dagdag na lang ng yung mga welding at tapos yung mga gulong. Tapos pipinturan natin, ilalagyan pa natin ng mga brace dito. Para di man malaglag yung nakahiga diyan. Ayan, simpleng design na lang yung ilalagay ko dito sa mga awang na yan. And guys, update ko na lang kayo pag napinturan na to, tapos nadagdagan na. Kasi kulang pa yung mga welding dito, dadagdagan ko pa. Bali, pinatayo ko lang kasi titingnan ko kung may problema. Wala naman, eskwalado naman. Kaya ayos na to. Kahit dagdagan ko na ng maraming welding to, walang problema. Kaya ako hindi muna winelding ng buo. Kasi titingnan ko pa kung paling, kung baka hindi ano, mas matas yung isang paa. Ayan, pantay naman, kaya okay na yan. Ayan, kung gusto nyong gumawa ng higaan, madali lang guys. Panoorin nyo itong ano, ituturo ko kung basta importante marunong kayo mag-welding kahit hindi kagandaan, basta kumakapit yung welding nyo. Kayang-kaya, hindi nyo na kailangan bumili pa sa iba. Kasi pag bibili kayo, sigurado mahal. Ito, bibili nyo sarili nyong ano, materyales. Titingnan nyo lang yung mga magagandang piyesa. Kung gusto nyo stainless, madali yun, stainless. Ayan, ako na lang din nag-design dito. Madalian kasi gusto ng anak ko, may higaan daw siya. Ayan guys, ito yung pinakataas niya. To, pwede yung tatlong tao siguro to. Tatlo, kasi ilalagyan ko pa naman ng harang yan. Pader, yan, tapos may harang dito. Hindi na siguro malalaglag yung tao niyan. Ayan, ito yung natapos natin kanina. Ito yung nilagay kong design, simple lang. Kasi hindi na kailangan gandaan pa ng design yan kasi para sa atin lang yan. Pang madalian lang to. Ayan, ganyan na rin siguro yung gagawin ko dito sa, ano, sa baba. Para mabilis, simple lang pero okay lang din naman. Maganda naman tingnan yan. Ayan, ganyan lang yung gagawin natin, simpleng design lang para mas mabilis matapos. Ay, marami pang ilalagay dito. Pati yung hagdan. Tapos pintura. Konting linis sa mga welding. Ayan guys, hanggang dito na lang muna. Gagawa tayo ng design guys. Yung ganito. Pero para makatipid tayo ng welding at saka mas maganda yung kantuhan na ganyan. Yung wala siyang welding, dugtungan lang ng ano. Medyo di maganda yung pagka-cutting ko. Kasi di ko magawa ng minamadali ko ng cutting. Ayan. Pero mawe-welding naman natin yan. Ito guys yung gagawin natin na pang-design. Yan para makatipid tayo ng welding dito. Ganito yung ginawa ko, V-cut. Para maging 90 degrees. Para mas malinis. Kung permit pa sa inyo, pwedeng hindi ganito yung gawin nyo. Basta importante makuha nyo yung diagonal. Ayan. Dito na lang ang hinang. Yan, siguro din yung maganda yung pagka-cutting para hindi kayo mahirapan mag-welding pag malaki yung awang. Ayan, ganyan. Babaluktok mo lang ganyan. Ayan guys, kailangan maganda yung cutting niya, mga ganyan. Kasi pag malaki yung awang, mahirapan kayo mag-welding. Ayan. So magkakadugtong yan. Ganyan yung gagawin natin na design. Gaya yung ginawa natin dun. Ayan. Dito natin ilagay yan, dalawa naman yan, dalawa. Yan, update ko kayo pag matapos na mga idol. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong mga panunood, mga idol.